Magandang araw mga ka-YouTube. Today is February 15, 9:30 a.m. Belated Happy Valentine's po sa lahat. Kumusta po ang ating celebration po kahapon? I hope na enjoy na enjoy kayo. Sa mga wala sa Pilipinas, yung nasa ibang bansa, ngayon pa sila nag-celebrate sa kanilang Valentine's. Happy Valentine's po sa inyo. A shout out to my friend, MG Viennes, to my cousin, Max Hines, and to my family, Adeline Tabin, my sisters, Gladys Grace Tabin, o Gladys Grace Libres na ngayon, Melody Joy Tabin Libre, Melody Joy Tabin Aldea, sorry po, nagkakamali, Mercy Carol Tabin Hevertas, and Sheila Tabin Espanyol. Hi po sa inyong lahat. Nag-scroll po ako dito, ngayon lang umaga, nakita ko dito sa RTF ELCAC, na maganda po dito, maganda ang kanilang parang editorial ba to o news ba to. Ang title is, Mekaniko sa Umaga, Mag-aaral sa Gabi. Ito ang topic natin ngayong umagang to. Ano muna tayo sa politics? Maglayo muna tayo sa politics ngayon. Ito po, babasahin ko na lang po. May hawak ako na cellphone habang nagbibideo tayo. Mekaniko sa Umaga, Mag-aaral sa Gabi. Ito po, sa kabila ng pagsa-sideline ni Mark Buquel sa repair shop, hindi ito naging hadlang upang maging responsable ito sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, ayon sa kanyang subject teacher, isa si Mark sa mga grade 12 student ng technical, vocational, and livelihood cookery sa Cagayan National High School na hindi nakakaligtaan ang pagsumite ng kanyang mga output. Sa title po ng aking yung sa atin pong anong tawag niyan? Nakalimutan ko. O basta yun na. Ito po ang dapat tulungan ng ating gobyerno. Na basahin ko na lang po ang ito po kwento ng pag-asa. Title, kwento ng pag-asa para sa pangarap. Sandali lang po. Yan. Kitang-kita aking ano. Ano na lang. Ito po ay report ni na binibining Sheila May Takaban at G. Willie Esparto. Siguro mga teachers niya to. Minensyon ko lang kasi credit natin to sa kanila. Pero nakuha ko po to sa ELCAC or sa ano, PIA Region 2. Ito po. Hindi ikinakahiya ni Mark Buquel mag-aaral ng 12 baitang sa Cagayan National High School na sa umaga ay sumasideline itong mekaniko sa isang repair shop habang sa gabi ay abala naman ito sa pagsagot ng kanyang mga module. So nasa tao lang talaga kung gusto mong magtrabaho, nasa tao lang talaga kung gusto mo talaga matapos sa iyong eskwela. Sa report ng ang Lagablab, opisyal na pahayagang pangkampos ng senior high ng naturang paaralan, ibinahagi ni Buquel isa ito sa kagandahan ng modular distance learning dahil napagsasabay nito ang pag-aaral at pagtatrabaho. So, credit din pala ito sa Lagablab, ang Lagablab. So, ang Lagablab, credit to sa inyo ha. Kasi galing pala to sa inyo. Opisyal ang pahayagan ng pangkampus ng senior high school. So, ang iba parang ayaw sa module, no? Napilitan lang kasi para maka-eskwela kanila ang kanilang mga anak. Ang kagandahan lang sa module itong distance learning, napagsabay niya ang pagtatrabaho niya at pag-aaral.
siguro kung walang pandemic, baka mahirapan to siya mag-ala kasi palagi siyang nasa school. Diba? At ngayon, syempre, nakapagtrabaho siya, may pera siya, may income siya, at the same time, sa gabi, may module siya. At nakagandahan lang nito, hindi daw niya napabayaan ang kanyang pag-aaral at ang kanyang pagtatrabaho. So, dito po, sa kabila ng kanyang sideline, isa si Buquel sa mga mag-aaral na hindi kinaliligtaan ang responsibilidad sa pagsumite ng kanyang mga output. Ayon sa kanyang subject teacher na si Ginang Ediliza Cruz. Mabait na bata to. So everyday pala, hindi niya nakakalimutan mag-submit kung meron man siyang mga assignments. Hindi niya nakakalimutan mag-submit ang mga outputs niya. Magandang tularan to ng mga kabataan. Bihira na lang po to sa ating bansa na ganito. Eh ako baka, kung ako mismo eh, baka mahihirapan ako. Walang mahirap sa taong may pangarap, pahayag po ng estudyante o pahayag ni Buquel. Totoo po, walang mahirap sa taong may pangarap. May mga ano rin po dito, mga nag-comment. Itong si, babasahin po natin yung mga comments. Yung magagandang comments lang po. Ito si Alice. Sabi niya, good job, we are proud of you. God bless. Good job din po at God bless sa inyo or God bless sa iyo. Sabi pa ni Rosa Pawikig, ano ba to pronounce ito? How do you pronounce it? Basta itong sabi niya, great, maganda ang marating mo. Congrats. Ito po, sabi ni Maria Teresa Tumaliwan, wow, magandang halimbawa at dapat tularan. Yun nga, this is a good example of a person na gustong umangat sa buhay. Magandang tularan. Marami po dyan na reklamo sa gobyerno. No? Nakikita natin sa mga universidad, rally ng rally, nagre-reklamo sa gobyerno. Eh, bakit itong taong ito, dapat ito ang tularan natin? Tularan ng mga estudyante. Hindi reklamo ng reklamo sa gobyerno. Diba? Ang dami dyan eh. At saka, I don't know kung meron siyang scholarship, pero kung wala siyang scholarship, dapat ito ang bigyang tuunan ng gobyerno na bigyan ng scholarship. Binigyan nga ng gobyerno yung nasa UP at PUP, libre. Eh, nagra-rally pa against the government. At ang iba nun, anti-government pa. Hindi anti-Rodrigo Duterte ha, kundi anti-government. Ang iba nun, komunista. Gusto pabagsakin ang ating gobyerno. Ito pa kayang taong to na gustong umangat sa buhay. Ito po ang dapat nating tularan, mga estudyante. Ito po ang dapat suportahan ng ating gobyerno. No? Meron pa dito, sabi niya, sandali lang, Selma Aglibot, pag may tiyaga, may nilaga, kaya mo yan. Marami pong mga comments dito, pinili ko lang po. Meron pa si VR Eugenio Castañeda, malayo ang mararating ng batang ito. Kung ako ang tatanungin nyo, ako ang magbigay ng advice, ang i-advise ko po sa iyo, keep on, patuloy lang po, pray. Kung ano man ang religion nyo, ano man ang denominations nyo, magsimba ka po every Sunday, manalangin ka sa Diyos. Ito pong batang ito, and napakasipag po. Sana kung nakaabot sa inyo, kung gusto niyong tulungan ng batang ito, ay hanapin na lang po niyo dito sa PIA o Philippine Information Agency Region 2. Baka gusto pong may magtulong. Ako gusto kong tulungan. The problem is, ang layo ko. First yon.
Second is, wala po akong enough money. Kung may maitutulo lang ako, siguro dito na lang sa amin. Yun po ha, sa ating government, sa mga nakakarinig po, hindi sa pinangungunahan ko kayo. Kung nakakakita kayo ng ganito mga tao, dapat po, iskolar na lang natin. Sila po ang karapat-dapat maging iskolar ng bayan. Ang problema lang po, maraming karapat-dapat. The problem is, ang iba, hindi kaya. Hindi ako nagsasabing bobo tong taong to ha. Ang iba kasi, lalo na sa mga universities, eh may mga entrance exam. Siguro ang iba hindi kaya sa utak. Ang iba rin kaya sa utak, pero syempre kailangan mo ng dormitory, kailangan mo ng pera talaga. Pero ito, sa bagay ang kinuha niya dito is just only a technical course or vocational course. I think libre naman siguro to kung sa gobyerno siya na school nag-eskwela. I hope so na libre kanyang tuition. I hope so na meron siyang mga incentives or monthly allowance sana po. No? Sa batang to, saludo po ako sa iyo. God bless you po and keep on keeping on. Ito talaga ang dapat ugali ng Pilipino. Salamat po sa panonood. God bless you po. And my prayer for this person, si Mark Buquel. Lord, tulungan mo ang batang to na umasenso. God bless you, Mark Buquel. Bye-bye for now and mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Salamat sa panonood.